Ay, Tita M, congratulations po. Salamat! Pero hindi ka pa rin makakalusot sa akin, ha? Usap muna tayo. Opo, Tita M, ano po ba yan? Pansin ko lang, nag-road trip kayo ng anak ko nang walang chaperon. Pagdating dito, magkasama pa rin kayo. Ay. Nililigaw mo ba yung anak ko? Ma! Ma, hindi pa! Hindi pa? Ay, po! Hindi, hindi po! Hindi pa o hindi po? Hindi po! Ma, ang ganun. FYI lang, ha? Old school ako. Special tong anak ko. Iniingatan ko bataan. Ma! Kaya ako maliligaw. Sa bahay lang. Tapos kung magde-date, ihahatid sa bahay ang anak ko. Kaya yung ginawa mo ngayon, very good ka dyan. Very good yan. Pero sa susunod, papaalam muna kayo na maayos, ha? Ayoko yung nagkikita ng patago ng mga pa-secret-secret. Ayoko ng ganun, ha? Because sharing is caring. Okay sa akin lahat. Basta, kilig moderately. Okay na. Tapos na ako. Okay. Sige na. Okay? Sabi ko na. Opo, ma. Tem. Ay, pasensya na ako. Hindi na po mauulit yun. At dahil natanong nyo na rin, oh, seryoso po ako sa anak ni... Ah! Ay! Nanay! Seryoso! Ano sa... Ano meaning nito? Yung baby... Shhh! Bakit tumahimik kayo? Nasa hospital tayo. Respeto sa mga pasyente. Kasama ka ng anak ko eh. Ano talaga siya? Pumasok si Eloy sa mansyon ay para humanap ng ebidensya at makalaya ang tatay niya. Ana? Ana is gone. We're very sorry. This is all a scam! Partner, partner. O, ito mismo, death certificate ni Ana. Nung pumasok ako sa mansyon, iba pa ho ang pagkakakilala ko sa inyo. Ang alam ko lang noon ay may nagkikipit sa tatay ko kaya siya nakakulong at hindi makalabas. Ano ba ang gusto mong sabihin? May kinalaman ako ron? Eh, hindi ko nga kilala yung tatay mo eh. Bakit ko siyang gigipitin? Eh kung hindi ho kayo, eh sino ho? Sino ho kasabot ni Evangelisa sa pagkikipit sa tatay ko? Sino ho nag-utos? At bakit? Bakit kinailangan makulong ng tatay ko? Bakit kinailangan mamatay ng nanay ko? Bakit mo siya kasama? You are Hannah's son. Apo kita? I'm so sorry. Okay lang ko yan. I'm so sorry. What's this about, Ali? Okay, first, good news mo muna. Makakauwi na si Lola Sir! Yay! Yay! Naku, salamat sa Diyos! Salamat! Second, medyo bad news.
Montino, Jobs, Gemma, and Mr. Lee. Non-disclosure agreement? For what? Para po sa mga sasabihin ko, Miss Jill. Sa totoo lang po, eh, parang yung close lang yung alam ko po dun sa title. Pero hindi pa po kami gaano ka-close ni Sir, eh. Pero it's not too late pa naman po, di ba? Kasi gusto ko po talaga siya maging close. Pauwi naman na po siya, di ba po? Ang ibig sabihin lang nun, Chubbs, lahat ng sasabihin ko sa inyo ngayon at tungkol sa kondisyon ni Lolo, Sir, wala munang ibang pwedeng makaalam. Kasi may legal implications. Ako, hindi ho pala ito pwede sa mga Marites, kay Gemma, tsaka kay Chubbs. Makukulong tong dalawang to. May kulong na po ang pagmamarites? Yes. Exactly. Makukulong kayo. Kung hindi kayo susunod, yun lang naman. Isipin na lang natin para to kay Lolo, Sir. Importante kasi na wala munang pwedeng makaalam. Kasi alam nyo naman sa negosyo nila, may mga tao na kung ano-ano yung sinasabi kay Lolo, Sir, na pwedeng makasama sa kanya. Kumpara po sa ikabubuti ni Sir, maliit na bagay po yung pananahimik. Pipirmahan ko po ito. Salamat, Mang Tino. Pirmahan ko to. Pipirma po ako. Basta yun lang po yung bawal, Miss Ali. Mm-hmm. Tsaka pwede pa rin pong makipagchismisan tungkol sa buhay ng ibang tao. Ikaw, Jobs. Okay. Eh, Miss Ali, ano naman po yung bad news? Ibig sabihin, sakit ito na unti-unting sinisira ang alaala at thinking skills ng isang tao. Hanggang sa may mga simpleng task na hindi niya nakaya gawin mag-isa. Ibig sabihin, fake news na jowa ni Sir si Ali? Nurse pala talaga siya? Ayan kasi, nadadaldal niyo. So walang binyag na magaganap para sa magiging anak nila ni Sir? Make sure walang makakaalam na ikaw ang source about Kuya's Alzheimer. I'll make sure of it po. Partner, pare, sorry uli, ha? Maybe he just needs some karaoke para sumaya siya ng konti. Jimmy, wag ngayon, mukhang hindi magandang araw. Lolo Bart, attorney, sensya na po, ha? It's fine, Ali. Just take care of our kumpare. We'll come back some other time. Okay? Okay na, okay po. I told you, wag na tayong mag-expect. He was so sick yesterday. Helena. You know me? I thought I told you not to visit, didn't I? And you?
I'm still not talking to you. Naalala niya ako. Narinig niyo, naalala niya ako kahit galit pa rin siya sa akin. And you, my dear Ali, I knew I was right in trusting you. Thank you. Thank you very much for bringing me home. I got you, Lolo, sir. Ito ko po. Lolo, sir. Lolo, sir. Call Jimmy. I want to talk to him. Yes, Lolo, sir. And I want to be alone. Lolo? 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 Sandali. Di ka dito. The nerve! Saan mo nakuha yung kopya? Pinatapon ko na kay Mang Tino yung kopya ni Lolo, sir, ah. That's my copy. Nagbabasa din naman ako, no? Eh, di alam mo kung ano yung nakasulat doon. Actually, hindi ko pa naman nababasa yung news ngayon. ALZ ni Lolo, sir. Huh? I didn't know, I swear, hindi ko alam. Paano nakalabas yung tungkol sa sakit niya? What? I don't know. Bakit ako tinatanong mo? May nagbibintangan mo ba ako? Dahil alam ko na konti lang tayong may alam nun. So feeling mo, ako ang nag-leak. You're enjoying this, aren't you? Finally, natupad na yung pangarap mo na hawakan si Lolo. Na makontrol si Lolo. Na ikaw na ang magiging madam sa mansyon. Grabe, Miss Jill, no? Yan pa rin talaga yung iniisip mo? Ano, wala ka ba talagang pake kay Lolo, sir? Of course I care. Apo ako. Eh bakit hindi ka nagpapaka-apo? Pag-aralan mo yung sakit niya para alam mo kung paano siya aalagaan. Paano mo siya matutulungan. Hindi ikaw yung numero uno po nagbibigay ng stress sa kanya.